Saan ka makakita ng fake na naka-full screen na talaga? Imbis na mag-rank up ka, pupunta ka ng elite na wala sa oras. Ito na tayo sa isa sa mga pinaka-aantay, yung camera niya. Okay ba yung camera niya? Ayan. Diba, bongga? Pwede ka na mag-ano, social climber. Hi guys! Welcome back sa aking channel. And today's video, gagawa tayo ng update sa nabili kong iPhone 14 Pro Max, Master Copy, Premium Copy, kahit ano pang tawag ito, basta ang tawag pa rin ito guys, for short, fake. Disclaimer muna guys, uulitin ko, binili ko tong fake na iPhone 14 Pro Max, hindi para i-promote, kundi para ma-aware din kayo guys kung ano yung peke. At original kasi madami na talaga na scam ngayon na nakabili ng mga fake, napapanood ko sa internet na na-scam sila. At hindi ko rin to binili para gagamitin ko as my daily phone. Kung pwede pa lang ibigay ko na lang to dito sa amin or ibebenta ko na lang guys. Kontento na ako sa 13 Pro Max ko sa ngayon. Before anything else guys, kung hindi pa nakapag-subscribe, make it sure nakasubscribe kayo para every time ako mag-upload ng video ay manonotify kayo. At i-follow nyo ako guys sa aking Instagram at sa aking TikTok kasi andun lahat. Mas madami akong update doon tungkol sa phone, sa mga skincare. Doon din ako nagpapag-giveaways ngayon. At kung gusto nyo malaman guys kung saan ko ito nabili, mga ganito. Ayan, andun din sa TikTok shop ko guys. O, umiikot na ang mundo natin sa TikTok shop. Wala lang pa, tupik-tupik pa. Let's proceed to the video. Okay, magsimula tayo sa kanyang appearance or sa kanyang look. Mag-rate tayo ng 9 over 10. Look niya is kuhang-kuha niya talaga. As in, hindi mo akalaing fake siya. Kuhang-kuha niya yung size. Yung camera, tinan nyo, kahit yung kakintab niya, kuhang-kuha niya talaga. Kasi dati guys, yung mga 2011 na mga fake iPhone ay hindi kopya yung design. Kumbaga, ang likod lang pagdating dito sa, ano, sa harap, hindi na siya. Ito guys, pati yung screen, kuhang-kuha niya dito sa mga my vessel. Dito guys, masasabi ko siyang 9 of 10 kasi pagdating dito sa my chin area, dito mo malalaman na fake siya kasi hindi siya talagang... Kasi yung original is kung gaano kanipis dito, yun din ang kanipis dito sa baba. Pero pagdating dito ay medyo malaki na siya. Saan ka makakita ng fake na naka-full screen na talaga? Dito, 9 of 10. Isa pa sa mga rason bakit 9 of 10? Kasi ito ay original iPhone 14 Pro Max galing sa pinsan ko na casing. Binigay niya sa akin. Saktong-sakto talaga. As in, kopyang-kopya niya yung mismong... size, kung saan nakalagay yung mga ganito, yung mga ano ba, yung mga home button, ganyan, dito sa my charging area, dito sa bar button, din sa kuhang-kuha niya yung size ng camera, as in, diba? Ayan. So, doon naman tayo guys sa kanyang dynamic island, isa sa mga highlights ng mga iPhone, bagong iPhone ngayon sa 14. Okay, dito ako natuwa guys kasi, wait lang ha, papakita ko sa inyo. Kasi gumagana ang kanyang charging. 3 over 10, bakit? Kasi gumagana lang ito, maglagay tayo ng charge ha, wait lang. Oh, see? Tignan niya guys. Diba? Gumagana siya sa charge. Pero sa yung pipindutin mo, hindi na siya. Wala kasi itong ano, 3D touch, kaya wala. So, ayan. Pagkakalam ko, LPS screen display lang. Okay na rin siya kasi yung screen niya pag pinaka-low na pinaka-low, tapos ito yung pinaka-high. Okay na rin kasi nag-try ako lumabas guys. Okay kasi nakikita ko rin siya sa labas. Kaya, itong screen na to ay nasa, I think, 8 over 10. Ayan. 8 over 10 lang siya kasi pagdating sa gabi, kahit pinaka-low na yung ginamit ko guys, masakit pa rin sa mata. Parang sobrang ano niya, high lang niya. Kumbaga sobrang high niya. Sobrang liwanag niya. O, puntahan natin yung kanyang FaceTime. Isa-isahin natin guys, FaceTime. Ayan. FaceTime. Nagiging contact pala siya. Calendar. Okay na yung calendar. At yung photo. Ayan. Tapos yung camera. So, gagawa tayo ng camera mamaya. Wait na, isa-isahin muna natin ito, guys. Ditong email. So, ito yung email, guys. Mail. Notes.
Wow. Yung clock niya, try natin yung clock. Yan. Alarm, bedtime, yung stopwatch, yung timer, ayan. App Store. So yung App Store niya, guys, bali ito na yung Play Store. Dito ka na mag-download ng mga ano yung gusto mong apps. So ang settings niya, kuha niya. Tapos sa general niya, guys, software update. Ayan, pang Android na siya, pang software update na. So sa about naman niya, guys, nakalagay dito is 512 GB. Actually, guys, naging honest naman siya. Hindi naman talaga siya 512, display lang yan siya. 16 GB lang talaga siya, guys, at 2 GB na internal. Display lang talaga yung 512 GB. That's why hindi siya pwede sa mga bigat na mga apps kasi nga konti lang yung gigabyte niya, guys. So pagdating naman sa smooth niya, okay naman ako, guys, sa smooth niya. Ayan, naka-download na ako ng Facebook at Messenger, tapos Share It and TikTok and YouTube. Ito lang nagkakaproblema, pag i-connect mo na siya sa Wi-Fi, medyo naglalag talaga siya, guys. Naalala ko yung dati kong yung cellphone na Android thing 2013, ganito siya mag-lag. Wala akong internet. Sa YouTube, guys, maganda siya kasi naka-full screen na rin. Actually, guys, lag lang talaga ang internet ko kasi naubos yung Wi-Fi ko. Pero nagpe-play yan. Medyo nagahang yung phone pag naka-connect siya sa Wi-Fi. Pero habang tumatagal, guys, ay nag-smooth naman siya. Pag, kumbaga, naka-recover na siya. Ayan. Pero pag meron namang load, guys, sa Wi-Fi ko, malakas naman siya. Smooth naman yan. Isa sa mga nagustuhan ko nito, guys, kasi ang lakas ng speaker, pero basag lang. Hindi naman siya totally basag. Try natin tong yung controller niya. Ayan. Music ako, guys, kasi nag-share it ako, tapos pinasa ko lang dito. Try natin yung Perfect Christmas. Maybe this time. Diba, bongga? Pwede ka na mag-ano, social climber. May nagtanong sa akin, guys, kung maganda ba siya pang ML or pang Mobile Legends. Actually, guys, nag-download ako nito. Pero hindi talaga siya advisable sa mga ML player tulad ko. Maiirita ka lang sa sobrang lag or hang niya. Kaya, no, hindi ko lang siya mapakita kasi dinilite ko na talaga kasi sobrang lag niya. Kakalaro ka lang siguro kung nasa AI ka. Pero pag once online, ako, imbis na mag-rank up ka, pupunta ka ng elite na wala sa oras. So, ayan, guys. Yung TikTok, ayan. So, dito na tayo sa isa sa mga pinaka-aantay, yung camera niya. Okay ba yung camera niya? So, dito yung camera niya. Ayan. So, ayan. Actually, guys, ha. So, magpipicture tayo dito, tapos ipa-flash ko sa screen yung kuha niya. So, gagamit tayo ng back camera. Ayan. Try natin yung 0.5 o wide angle kung gagana ba. So wala, hindi gumagana yung 0.5. Pero yung zoom, gumagana yung zoom niya, guys. And slow motion. Hindi gumagana yung slow motion. At wala yung action at cinematic, ha? Wala. So, try natin yung front cam, guys. Front cam ng photo. So, ayan kayo. Diyan kayo. Ayan. Nakikita nyo, diba? Gamit natin ng EOS M50 na Canon. Ayan yung camera niya. Try natin yung video. Vlog. Hi! So, ito yung vlog na camera. Ito, guys, yung kuha ng iPhone 14 Pro Max front cam video.
Para ka talagang bumabalik sa ano panahon nila Fidel at Mary Clara. Okay na. So dito guys, mag-insert lang ako dito ng selfie mirror. So ayan, okay naman siya guys. At dito naman mas namangha ako kasi ito yung night mode. Okay din ha. Actually guys, medyo madilim talaga dyan. So ayan guys, nakita nyo naman siguro yung performance niya. So for me, hindi talaga siya okay sa akin pagdating sa performance. Kasi as I said sa video, para talaga siyang pang 2011, 12, 2013 na parang Android. Ganun siya kalag. And so no for me guys, pero kung gusto niyo lang ng pormahan lang pang text, okay din siya sa akin, pero as I said, kayo na rin ang bahala kung bibili kayo o hindi. Kung gusto niyo pa mga ganito mga video, please comment down below. Ulitin ko guys, follow niyo ako sa aking TikTok shop kasi andun lahat ang aking mga review. Thank you guys for watching. See you sa aking next video.